everyone! Welcome back again to my channel. This is Taiwan Vlog. So for today's video, day, ano nga ba ang pinakaayo ng mga amo dito sa Hong Kong sa helper nila? So unang-una, number one, ayaw nila ng tamad. Siyempre, kaya nga sila nagkuha ng katulong para may tutulong sa kanila sa mga gawaing bahay. So ang sabi ko nga sa inyo, lalo na pagbaguhan tayo sa unang mga buwan, taon, unang kontrata, dapat talagang ipakita natin na kumbaga magpakitang gilas tayo. So sa liit ng bahay dito, day, kung lalo na wala kang alaga or wala kang isa lang alaga mo, meron ka talagang time or extra time kung tutuusin, maaga mong matatapos ang mga gawain. Pero kailangan mong budgetin yun. Huwag kang magpapakita na nababakanti ka, na nakatunganga ka lang. Huwag na huwag mong ipapakita yun. Lalo na't hindi pa natin alam kung ano ba talaga ang ugali ng mga amo natin. Kasi andyan pa nga tayo sa sinasabing adjustment. Huwag tayo magpakumpiyansa. So, halimbawa, dahil wala naman na akong gagawin, ano ang gagawin ko, natapos ko na yung mga naka-schedule, magtanong ka dahil sa kanila kung may gusto pa silang iutos. Tingnan nyo, magte-thank you pa yan. Ako, ginawa ko yan. Lalo na nandyan sila lahat, then yung mga gagawin mo, mabilis mo talaga matatapos kahit focus ka sa paglilinis. Hindi pwede yung titipid-tipirin mo kasi makikita ka nila. So ako that time, nagtanong ako. So nag-thank you si amo ko. Thank you daw, sabi niya ganyan. So magtanong ka kung meron pa silang iuuto sa'yo. Kung wala na, sabihan ka o pwede ka na munang mag-rest o doon ka magpahinga. Then ito pa, ang dapat mong iwasan mo muna mag-cellphone, lalo na bago ka pa lang, kahit ex-abroad ka dahil. Kasi meron tayong friend ng subscriber natin, ex-abroad na, ilang weeks, 2 weeks lang ata siya. Unang week niya, gumagamit na siya ng phone. So, ang akala niya is okay lang sa amo niya. Yun pala, pangalawang week niya, diniretso na ng report sa agency. Matik on the spot terminate. So, iwasan nyo muna maggamit ng cellphone. Kasi dati din, yung kasabayan ko sa flight, meron siyang kasabayan sa Tesdaba or sa Uwa. Super higpit ng amo niya pagdating sa cellphone. Ang gusto ng amo niya, yung cellphone ay nasa labas, nakikita ng CCTV. So, bago tayo umabot sa ganyan kahigpit yung amo, huwag natin ipakita. Kasi tayo, alam natin, hindi natin natitiis. Napaka-boring ng buhay natin pag walang cellphone or hindi man lang natin nasisilip yung cellphone. So, huwag natin ipakita. Kung gumagamit tayo, huwag natin ipakita. Kahit kanino, kahit sa alaga nyo. Kasi yung alaga nyo, ako hindi ko pinapakita sa alaga ko na gumagamit ako. Kasi sumbongera na yan eh. Marunong na yan magsumbong. So, yan. Isa yan na pinakaayaw ng mga amo. So, next is, ang tiwala nila, huwag mong sisirain. Once na masira kasi yung tiwala nila, mahirap na ibalik yan. Lalo na pagdating sa pera, day. Pag alam mo ang amo mo ay medyo ganon sa pera, mahigpit, kuripot, ayan, pagdating sa market money, day, wag na wag ka talaga magkakamali ni pisong duling kumuha. Wag na wag talaga. Ito yung naging aral ko based sa experience ng tita ko. Kasi yung tita ko is 14 years old lang siya, nangatulong na siya until 30 plus nung nag-asawa na. So, nag-aamo siya day ng general. Sa Pinas lang siya. Hindi siya nag-abroad. Then, ilan sila? Lima. Lima atang katulong. Then, may mga guard. May mga ganun. Then, meron doong mayordoma na labas-pasok na sa room nila. Then, nakikita niya na kumukuha ng bag. Something kasi sa sobrang dami ng gamit ng amo niya, nakikita ng tita ko na kumukuha. Sila lang kasi dalawa mostly nakakapasok sa kwarto ng amo nila. Kasi siya,
focus siya sa alaga niya. So, hindi siya nagsusumbong sa amo niya. Wala. Din nung nasali siya dahi na mayroon na walang alahas, mamahaling alahas din, lahat ng mga tauhan doon ay ipapalay detector. Din yung pinakahuli silang dalawa. Nag-react siya. Sabi niya, kung hindi nyo to isama, yung mayordoma, hindi rin ako magpapalay detector. Magpapalay detector ako pag sinama nyo to. Oo, to, pinatawag yung ano ko, yung lolo ko din nandun. So, ito yung na ano ko sa tita ko. So, never kong ginawa yun. Kasi in case man, kasi may mga case na may mga amo na halimbawa gusto ka nang i-terminate, hahanap sila ng paraan para ma-terminate ka. So, merong pagkakataon na tataniman ka. So, ang tips din nila, kung halimbawa, meron kang nakita sa gamit mo na alam mong hindi mo naman kinuha at hindi sa'yo yun, wag na wag mong hahawakan. Kung hawakan mo man, magsapin ka ng something para daw walang fingerprint na makikita sa'yo in case man nataniman ka. Merong ganong case. So, yan ang mga dapat nyong iwasan kasi ayaw na ayaw yan ng mga amo. Isa pa, nagtanong na rin ako dito sa ano sa broker ko sa agency. So nagtanong ako bakit nati-terminate ang mga helper. Syempre yung mga amo, 'di ba, sila yung nag-o-open. Kumbaga, syempre itinatanong din niya ng taga-agency, bakit mo terminate? So pag palasagot ka dai. Alam natin pag may mga amo na palautos, may mga among hahayaan ka lang. Basta ginagawa mo yung trabaho mo, hahayaan ka lang. So, once na palaatos yung amo natin, no? Wag ka nang sumagot ng sumagot. Kasi, wag ka nang mga tuwiran. Oo ka na lang ng oo. Lalo na pagbago ka dai. Ha? Kasi yun ang sabi sa akin. Kaya daw, nati-terminate kasi pala sagot. At meron pang ako nakitang post na ang sinabi lang niya doon ay hinamon siya ng amo niya na i-terminate siya. So, ang sinagot naman niya, sige, mag 1 month notice ako. So, nagtanong siya doon, kaya ang sabi niya na mag 1 month notice siya kasi wala pa daw siyang pera. So, sinabi ng amo niya, gusto mo ba ngayon na? Hinamon siya ganun. So, marami nag-comment doon na dapat hindi niya sinabayan yung init ng ulo ng amo niya. Kasi sasabog talaga. Totoo naman, kayo ba? Pag kayo na sa sitwasyon ng ganun. Kasi, alam mo, hindi naman, for me ha, hindi naman yan, kumbaga, hindi ka naman hahamunin bigla, na gusto mo i-terminate kita. Kung walang bangayan na nangyari. Kung walang something na nangyari. So, ang dapat niyong iwasan na magkaroon talaga ng argument. So, yung mga bawal ng amo, mga ayaw ng amo mo na gawin mo sa loob ng bahay, sundin mo na lang. Kasi alam nyo, tayo yung nangangailangan eh. Kung totoosin, kung sabi nga nila dapat matapang ka, lumaban ka din. Minsan, titimbangin din natin kung yung kumbaga, pag nangatwiran ba tayo ay papabor ba sa atin? Yun ang titimbangin natin. Then, ito tips ko sa inyo. Once nagalit yung amo nyo, mas magandang itikim mo na lang yung bibig mo. Kasi once na sinabayan mo yung init ng ulo niya, sabog talaga kayo. Diba dapat tubig at apoy? Huwag puro apoy, kaya sabog talaga kayo. Ang ending niyan, lugi ka. Kung halimbawa ma-terminate ka or on the spot, terminate. Diba? Sino nawalan? Lalo na kung baguhan ka, ilang months ka pa lang, paano ka ngayon makahanap ng amo? So, dalawa lang yan. Uwi ng Pinas, kung hindi makahanap within 14 days, o pag sunerte, makakastay ka pa sa Hong Kong, or meron ding mga amo na i-on the spot ka. Inundaspat ka ngayon, bibilhan ka ngayon ng ticket. So, mamimili ka ngayon. Ika-cancel yung flight or hindi mo sakyan yung flight para makahanap ng amo or yun, napakahirap na sitwasyon yun. So, pag galit ang amo mo,
huwag mo nang sabayan. Mag-sorry ka na lang. Hindi naman yun kawalan ng ano ba tawag doon? Hindi naman kabawasan ng pagkatao yung mag-sorry ka. Diba? Ako ganun ang ginagawa ko para tapos ang issue, hindi nalalaki. Kasi pag once na mga tuwiran ka, na konti lang naman yung kumbaga ibalato mo na lang sa kanya, kumbaga ganun, hindi naman big deal, hindi naman masyadong basta ganun. Hindi ko ma-explain kasi ako, diba, tulad nga nung gumamit ako ng phone within 2 days, pero siya lang naman, kaya ko nilalabas yung phone na yun kasi mini-message niya ako, then hindi ko sinilent, then nung natatiming na nagme-message siya, tulog yung bata, nagigising. So nung pangalawang ano, sabi niya ayaw ko na gumamit ka ng phone during work. Oh, sabi ko, ba't niya ako mini-message? Ayaw niya pala. So ayun, bumili sila ng ano, telepono sa bahay. So yung ganun, dapat kung iba pa lang, mangangatwiran pa. Ako, okay. Oh, okay. Oh, sinunod, hindi na inulit. Hindi ko na pinakita sa kanila na gumagamit ako ng phone. Oh, wala nang problema. 'Di ba? So pag may nagagawa akong kasalanan, tulad nung ginawa ko nga na nahulog yung biberon, then pinadidi ko ulit. So nakita niya 'yun. Oh, nagsisorry na lang ako. Kasi alam ko sa sarili ko, may mali din ako. Para tapos yung issue, ako kasi lugi pag ganun. Kasi naiisip ko lagi, ala, matanggal na ako. Ala, matanggal na ako. Ala, baka tanggalin na ako. Ala, pauwiin ako. O, hindi ako makakatulog niyan. At ayaw ko din nga may kaaway. So, kaya napakasarap magtrabaho pag magaan, kahit super dami ng trabaho mo, pero masaya ka. Diba? Kasi walang argument. Kasi once na more na nagre-reklamo ka, yung mabigat sa loob mo na nag-work ka, wala talaga. So ikaw mismo ang hahanap ng paraan dahil kung saan ka mas komportable gumaan yung pagtatrabaho mo kahit marami kang kumbaga non-stop yung work mo, masaya pa din, nai-enjoy mo pa din. Isa na yan kung hindi kayo okay kayo ng mga amo mo. So paano maging okay? Yun nga, pag galit sila, may tao din naman yan sila. May time na wala sila sa mood, tapos ikaw wala sa mood. So, wag ka na lang magsalita kung galit siya. Tikaw mo na lang yung bibig mo. Ako, iniisip ko kaagad, nung napagalitan nga ako na nagsishaking siya na nung nagsabi sa akin, nanginginig talaga siya, pati boses niya. So, tumalikod muna ako din, nag-isip muna ako. Sabi ko, bakit ko nga pala ginawa yun? Inanalyze ko muna, oo nga pala. Oh. Then, nung umalis siya, pagbalik niya, nag-sorry na ako. So, ayun, sabi niya, so, next time, huwag mo nang gagawin yun. Oh. Huwag mo nang, pilitin mo na hindi na maulit yun. Para, wala silang masabi sa'yo. Diba? So ayun lang for today's video, dai. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye.